Isa na naman mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga padre. Welcome to my channel. Nagpapasalamat po ako sa mga subscriber po natin na patuloy po na sumusuporta po sa ating channel. Sana po mapalago po natin to at gagawin ko po yung pinaka-best ko upang makapaggawa po tayo ng mas magaganda pang video. Sa ngayong araw mga padre, may dinalarito ngayon na Motorte MX 150 Supremo Honda. So ang issue ng kanyang motor, pag binirit mo siya, palyado siya. Pag chinochok daw nila, ganun pa rin, palyado siya. So yan, mamaya ito troubleshoot natin yan. So dinala dito sa ating shop. O halos kagigising ko lang, nagluluto po tayo ng almusal. So nagtitrito tayo ng tilapia. So abang-abang lang, yan ang gagawin natin pamaya-maya. So ito yung motor padre nga, TMX Suprema. Try nga natin kung palyado nga siya. Try natin parang tari. Tumakbo na siya ng 22,286. So ayan, sabi naglulus din yung kanyang susian. Ano? Ayaw mag-neutral. Ayun, nag-neutral na siya. Start natin. Ayan. May minor naman siya mga padre. Try natin birit. Ayan, birit natin. Ayan, namamatay. Start ulit natin. Try natin i-choke. Ayan, namamatay. Ayan. Pag naka-chok, palyado rin. Ayan o. So, yan ang gagawin natin ngayong araw. Kapag ganyan ang issue ng inyong motor, mga padreng, ang una nating i-check dyan, yung spark plug, kung good pa ba o palitin na. So, tanggalin na muna natin yan. Ang kanyang spark plug, kung mapapansin nyo, napakalayo na ng kanyang clearance sapagkat napudpud na po yung kanyang center electrode. Kapag ganyan po yung dating ng ating spark plug, wag na po natin pang hinayangan. Wag na po natin itutok, palitan na po natin kagad dyan pag ganyan po yung kondisyon ng itsura nito. So ito yung ating ikaka sa mga padreng, kung mapapansin nyo, yan o, napakaliit lang ng kanyang clearance. Sukat lang po yan ng lagari kumpara dun sa luma, talaga napakalayo na talaga. So wag na po natin panginayangan at palitan na natin ng panibago. So yun, ikasa na natin yan mga padreng. Tsaka natin subukan kung good na siya. So yan, okay na. Try natin panda rin. Ayan. Mapapansin nyo, diba? Palyado pa rin mga padreng. Ayan o. So kapag palyado pa rin na ganyan mga padreng, ang gagawin naman natin dyan, pupunta tayo dun sa kanyang carburetor. Lilinisin natin yan. So syempre pag naglinis tayo ng carburetor, idadamay na rin natin yung kanyang air filter. Tanggalin na muna natin yung kanyang bangko, yung tangke, side cover, para ma-expose natin yung carburetor. So yun, natanggal na natin, magic mga padreng. So yan o, napakalinis ng motor. So dito located yung ating air filter, unahin na muna natin yan. So baklasin natin, may screw po yan. So check natin yung kanyang filter, kung ano yung condition. Sa tingin ko, napakarumi na yan. So yan, tanggal na mga padreng. Oh, naku, napakadumi ng kanyang filter. Woo! Alam nyo ba mga padreng, kapag barado yung ating filter, ang tendency niyan, malakas sa gas. So the same time, kapag barado po yan, hindi niya na nablablock yung alikabok. So papasok na sa carburetor, papasok sa ating intake manifold. So syempre, pagpasok ng gas sa intake manifold, susunugin naman ng ating spark plug. So ang tendency, napupudput kagad yung center electrode, dahilan kung bakit lumalaki yung gap ng ating spark plug. So wag po natin hayaan na umabot pa sa ganyan.
Automatic yan mga padreng, pag ganyan po kadumi yung ating filter, automatic yan na yung ating carburetor, eh napakadumi din niya. So kailangan natin linisin yan. So kaya naman tanggalin na natin yung ating carburetor upang malinis na natin yan. Malaman natin kung anong problema ng motor na to. So yan na nga mga padreng, grabe naman, napakadumi. So linisin na muna natin yan. O yan yung loob mga padreng, napakadumi. So tanggalin na muna natin yung floater, jettings, at linisin na muna natin yan. So yan o, naku, napakadumi o. So linisin natin yan, buga ng hangin kasama yung mga jettings. Mga padreng, tong side na to, dito nakalocated yung ating ere. So gutin natin yan at linisin na rin. Mga padreng, kalimitan ang ginagawa ko sa hangin na yan, 2.5 lang yung pihit na ginagawa ko dyan. So doon ako nag-i-start. At isunod naman natin, i-check yung kanyang diaphragm kung good pa rin ba, walang butas. So check na muna natin yan. So yan, natanggal na natin, check natin. So yan, mukhang goods naman, walang butas. So yan, mga padreng, pagbutas po kasi yan, hindi hihila po yung ating motor. So kaya naman na ibalik na natin to upang masubukan na natin. Sabay na rin natin yung kanyang bagong filter. So yan, nakabit na natin yung kanyang carburetor, yung kanyang tangke. So i-on natin. So naka-on na siya pero wala pa rin neutral. Ibig sabihin naglulus yung kanyang switch. Ayan o. O, try natin. Pag try natin pandarin kung palyado pa siya. Ayan o, mandar na siya padreng ha. O, yun. Napapansin nyo, namamatay yung kanyang neutral lights pag binibiret. Ayan o. O, yun o, namatay padreng ha. Pero nasolusyonan na po natin yung kanyang palyado. Ang naging issue ng kanyang motor, sobrang dumi na yung kanyang carburetor. Tapos yung kanyang filter nga, eto, tingnan nyo po. O, tapos yung spark plug niya, palitin na rin. So, nagpalit tayo ng filter, spark plug. Linis carburetor, wala namang butas yung kanyang diaphragm. So, ang problema na lang po nito, good na po siya. Kaso, naglulos po ang kanyang susian. Ayan o. Start ulit natin. Ayan o. Pag natatagtag po, namamatay. So, good na po itong motor, pero re-remedyuan po natin yung kanyang susian. Gagawa po tayo ng improvised na switch para hindi po mangyari sa kanya na laging namamatayan po ng ganyan. So, gagawa tayo niyan. So, ayan, nakabit na natin yung kanyang bangko, yung tangke, yung carburetor. So, yung kanina, naglulus yung kanyang susian. So, gumawa na ako ng improvised na switch eh, no? Diyan ko linagay pansamantala hanggat wala pa siyang pamalit sa kanyang susian. So pag pinindot natin yan, kahit walang susi. So ayan, pindutin lang natin dito. Ayan, ayan o, nag-neutral na siya. At pwede na nating paandarin yan. Ayan, ayan o. So pansamantala lang po yan mga padre. At pwede natin patayin dito yan. Diba? So ganun lang po. So yan nung switch po natin na yan, eh temporary lang po yan. Pabibilin kasi natin si padreng ng panibagong susian. Pansamantala lang po yan para hindi lang po naglulos. Kahit kung bago ko pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo mga padreng. God bless. Mabuhay po kayo.